Ang pagkuha ng litrato ay isa sa mga pinakaunang tradisyon na naging mahalagang bagay para sa ating lahat dahil ito ay nagsisilbing patunay o alaala sa mga bagay na minsang naganap sa ating buhay. Kalakip ng mga litrato nito ay ilan sa mga bagay na nagbigay kababalaghan at takot sa buong mundo. Mula sa mga nakakatakot na mga nilalang na nahagip ng kamera hanggang sa mga pangyayaring gumimbal sa buong mundo. Ating alamin ang ilan sa mga pinakanakatakot na mga litratong kung hindi nakunan ay hindi mo paniniwalaan. Kinala si Roman Fedortsov, isang Russian fisherman, sa kanilang lugar dahil isa siya sa mga mangingisdang nakakahuli ng mga iba't ibang lamang dagat. Mula sa mga malalaking isda, pating, balyena, hanggang sa makahuli siya ng isang tila malademonyong nilalang. Ang larawan na ito ay fossil ng isang field shark, isang nakakatakot na predator noong unang panahon na kayang patay ng dinosaurs at maging malalaking pating. Meron itong mahigit kumulang 300 maliliit at matutulis na ngipin na tiyak na babaon sa buto mo kung ikaw ay magiging biktima nito. Ang nakakatakot na alamat ni Charlie No Face ay naging panakot sa mga bata at kumalat sa buong mundo taong 1960s. Kilala rin siya bilang The Green Man. Makikita sa larawan ang isang lalaki na tila ba walang mukha. Maraming naging testimonya na ang lalaking ito ay madalas makitang pag-alagala sa gabi, lalo na sa mga masasusukal na daan at tila parang isang multo dahil bigla-bigla daw itong nawawala. Agad naman itong kinontra ng mismong lalaki na si Raymond Robinson dahil hindi raw totoo ang paratang sa kanya. Nagsimula raw ang lahat nung naaksidente siyang makuryente ang sarili niya noong 8 years old pa lamang siya. 11,000 volts of electricity ang dahilan kung bakit tila sumabog ang kanyang mukha. Siya ay mapalad na nabuhay kahit na nagtamo ng napakaraming sugat lalo na sa parteng mukha niya. Simula ng pangyayaring yon, palagi na lamang nasa bahay si Raymond at tuwing gabi lang umaalis para umiwas sa mga tao. Natagpo ang patay at naliligo sa sariling si Frances Brown noong December 10, 1945 sa kanyang apartment. May nakatakot na malaking kutsilyo sa kanyang likuran kasama ang isang nakakatakot na mensaheng nakasulat sa pader kung saan siya natagpuan. For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself. Pinaniniwalaang si William Herons o mas kilala na The Lipstick ang sumulat at sa babae. Siya ay nakapan ng 3 babae bago siya mahuli ng otoridad taong 1946. Bagamat kusa siyang sumuko noong mahuli at umamin sa kanyang kasalanan, marami ang nagpabulaan nito dahil ayon sa kanya mismo, matapos niyang sumailalim sa korte, siya ay pinilit lamang ng mga pulis na umamin bilang The Lipstick. Ang sumusunod na larawan ay kuha mula sa karumal-dumal na eksperimento na ginawa ni French neurologist Guillaume Benjamin Ahmad Duchenne de Boulogne taong 1854 hanggang 1856. Ang kanyang mga pasyente mula sa mga psychiatric institution ang kanyang mga naging subjects para pag-aralan kung paano nga ba nagkakaroon ng facial expressions ang mga tao. Iba't ibang pagdurusa ang pinagdaanan ng mga ito hanggang sa sila ay noong August 30, 2015, nagdesisyon si Jolie Callan at ang kanyang ex-boyfriend na si Lauren Bonner na magpunta at umakyat sa bundok ng Alabama Chair State Park. Nagkataon na ang dalawang magkakilala ay malapit nang tumungo sa kolehiyo, kaya naman naisipang imbitahan ni Lauren ang kanyang ex-girlfriend para mag-usap at mamasyal. Pumayag ang dalaga kahit na masama ang kanyang kutob. Hindi niya alam na may daladalang bandang lalaki nung sila ay magsimulang umakyat sa matirik na bundok. Ilang segundo bago siya bumili ng suspect,
Kumuha pa ng ilang litrato ang dalaga. Itinapon ni Bonner ang ni Jolie sa mismong bangin kung saan niya ito. Ito ang huling kuha ng sa babae bago niya ito. Ang makikita sa larawan ay ang tinutukoy na kulungan kung saan idinaraos ang Salem Witch Trials para malaman kung ang isang tao ba ay isang mangkukulam. Dito rin madalas pinaparusahan at ang mga naakusahan. Mahigit 200 ang pinaratangan ng mga tao na mangkukulam taong 1692 hanggang 1693. Samantalang, 19 nakatao ang nahatulan ng dahil sila ay paniniwala ang parte ng pamilya ng mga mangkukulam. Kilala ang Boy Scout Troop Leader and Church Council President na si Dennis Rader sa kanilang lugar bilang isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang 2 anak. Hindi alam ng karamihan, siya ay 10 katao sa Wichita, Kansas taong 1974 at 1991. Ang kanyang mga karumal-dumal na ang nagbigay ng pagkakakilanlan niya bilang siya ay may modus operandi na bind. Nahuli siya ng otoridad noong 2005. Nakita ng mga pulis ang isang bag na puno ng mga litratong kinuhaan niya habang ginagawa niya ang kanyang sa mga biktima tulad ng nakikita niyo ngayon. Marami pang litrato ang mas nakakagimbal pero hindi na isinipubliko ng mga pulis dahil masyado itong offensive para ipakita sa media. Isang Soviet couple mula sa Samara province ang di umano nagbebenta ng mga hindi ng mga hayop kundi mga tao sa isang palengke malapit sa kanilang lugar. Ito ay taong 1921. Noong panahong ding iyon, lumaganap ang isang malalang pandemya sa mga hayop dahilan para malugi ang ekonomiya ng bansa. Ito ang nagtulak sa kanila para magbenta ng mga para makaahon sa kahirapan. Isang larawan na tila ba normal na pamilya ang makikita. Pero hindi natatapos dito ang kwento. Ilang araw matapos kuhaan ng buong pamilya ni na Charlie Lawson at ng kanyang asawa, ay naganap ang isang trahedyang tatapos sa buong buhay nilang pamilya. Si Charlie Lawson ang sa kanyang buong pamilya noong araw ng Kapaskuhan taong 1929. Ang tanging nakaligtas lamang sa ay ang kanyang 16 years old na anak na si Arthur. Iilan pa lamang ito sa mga nakakatakot na larawang nakuhaan at sumikat sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video, maaaring pindutin ang like, subscribe at notification bell para maging updated sa mga nakakatakot na kwentong hango sa totoong buhay.